Samantala, nananatili pa rin po ngayon sa mga evacuation center sa Calatagan, Batangas sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. At para naman ituloy ang paghahatid po natin ng serbisyong totoo, naroon pa rin ang ating kasamang si Mariz Umali. Mars Mariz, good morning muli. Good morning, Mars Connie. At nandito pa rin nga tayo sa Pedro Palacio Senior Memorial Elementary School para maghatid sa ating mga kapuso, mga evacuees. Aabot po sila sa 200 ng ating servisyong totoo. Kung makikita nyo po ay nariyan pa rin. Napakarami pang mga gulay mula sa Gabaldon Nueva Ecija. At pamimigay pa rin po natin yan sa ilan pang mga evacuees dito na hindi pa nabibigyan. Tuloy-tuloy po ang pagluluto dito sa Army Trailer Truck ng Philippine Army kung saan talagang mainit na gulay at pagkain ang isa-serve po natin sa ating mga kapuso. Konti na lang po sila kasi halos lahat nakakain na. Siyempre, since health is wealth, tutulungan din tayo ng maging healthy ng ating mga kasamang medical team mula sa Association of Medical Doctors of Asia Philippines. Ayan po, may libreng consultation, may nagpapa-nebulize po yung sa mga may respiratory health problems at meron pong mga nagpapa-blood pressure dun sa kabilang banda. Sa punto pong ito, makakausap natin yung isa sa mga evacuees na yung anak po niya may meningocele. Ate, kumusta po yung sitwasyon po ng inyong anak? 24 years old na po siya, no? Pero masyado raw magaan yung kanyang timbang. Magaan nga po. Oo, ano po yung situation niya rito? Paano po nakakomplicate sa kanya yung fact na nandito po siya sa loob ng evacuation center? Mahirap po dahil wala kami sa sariling bahay. Mm-hmm. At na marami pong mga kwanho dito sa kwarto mm-hmm. kasama. Oo, talagang mahirap po. Buti na lang po nakapagpa-check up po siya ngayon, no? Hindi kayo masyado nakakapunta sa ospital, eh, no? Hindi po. Ano po masasabi niyo? Ay, ayos po. Talagang magaling ang... Kung sa kwan ay magaling din po at ang napuntahan namin mababait po. Alright. Marami pong salamat, ma'am. At sana po marami pa pong mga makatulong sa ating mga kapuso mga evacuees dito. Doc, tanong ko lang isang question lang. Paano kaya nakaka-complicate yung situation sa evacuation center para sa mga katulad po ng ating evacuee dito? At ano kaya yung pwede nilang gawin since hindi pa, kumbaga parang wala pang kasiguruhan kung hanggang kailan mananatili sila sa evacuation center? Sige po, ako na. Siyempre, they had to cope with the situation, no? So, since sanay naman na sila na ganito na si Raymond since birth, ganito na siyang kanyang kalagayan, no? So, kailangan na lang mag-adjust na lang sila kung ano ang mga nandito, no? Uh-oh. Anyway, marami namang support, no? Na natatanggap sila, no? So, I think, nakakapag-cope up naman si mommy. Hindi naman po siya nakakalagnat or anything. So far, wala naman. No? Maganda nga ang examination ko sa kanya. Maganda naman. No? At maganda naman yung kanyang lungs ngayon. Okay. No? So far, all is well. Okay. Maraming po salamat, Dr. Dumagas, at sa ating po mga evacuees. Samantala, mga kapuso, of course, meron ding mga bata na... na stress, of course, dun sa pag-sabog ng bulkan. Kaya nabigyan din po sila ng libreng stress debriefing. Meron pong art activity na inihandog po para sa kanila. At syempre, hindi naman po kompleto ang ating pagbibigay ng servisyong totoo kung walang mga relief goods tayo ipamimigay sa mga evacuees po dito sa Pedro Palacio Senior Memorial Elementary School. Kaya nandito po ang ating mga kasama, mga kaibigan po mula sa Philippine Army. Ito po ang mga relief goods po na ito ay binigay mismo ng Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Gilbert Gapay. So ayan po, tuloy-tuloy po ang pamimigay natin ng servisyong totoo sa ating mga kapuso rito. Balik muna sa inyo dyan sa studio, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.